Sa kabila ng masalimuot na sitwasyon sa Indo-Pacific region, naniniwala ang Strat-Based ADR Institute na mahalagang malaman ang tutunguhin ng US-Philippines Alliance sa pagpapanatili ng kaayusan at payapang rehiyon sa Southeast Asia. Kaya naman sa selebrasyon ng 75th anniversary ng US-Philippine Diplomatic Relations at 70th anniversary ng 1951 Mutual Defense Treaty, ano-ano nga ba ang mga pagsubok na kakaharapin ng Pilipinas sa South China Sea kasabay ng napipintong eleksyon sa susunod na taon? Makakasama natin ngayong umaga ang founder at managing director ng Strat-Based Group na si Sir Dindo Manhit. Sir Dindo, magandang umaga. Welcome po sa kada umaga. Si Wedge po ito. Magandang umaga, Wedge. Magandang umaga sa mga nanonood at tagapakinig na inyong programa. Mm-hmm. Sir Dindo, gaano kahalaga yung liderato sa sustainability ng partnership sa pagitan ng Pilipinas at maging ng Amerika, partikular dito sa usapin ng seguridad at proteksyon pagdating sa West Philippine Sea? Importante ang katawag nating patakaran or foreign policy ng isang bayan that affects its defense and security initiative. No? Kitang-kita natin sa pagbabago sa liderato sa Amerika, yung pagpasok ni President Biden, napakaklaro na prioridad niya ang Indo-Pacific. Ito ay ang mundo na nag-uumpisa sa Indian Ocean hanggang sa Pacific Ocean. So nagbago ang focus ng Amerika at kitang-kita natin, hindi lang focus siya sa anong gagawin ng Amerika, pero kung paano hahatakin ng Amerika ang iba't ibang mga bansa na naniniwala sa pananaw nila, which is democratic values, rule-based international system. At yung pagkapanalo ng Pilipinas sa isa sa mga importanteng pananaw ng Amerika at ng kanyang mga kaalyado. Oho. May malaking pagbabago kaya sa mga plano at estratehiyang gagawin ng US sa Indo-Pacific region, lalo't mas umiinit ho ngayon ang tensyon dyan sa lugar na iyan. Kamakailan nga lang, meron na naman tayong mga natagpo ang napakaraming Chinese ships sa West Philippine Sea. Ang nagbago sa estratehiya ng isang malaking bansa tulad ng Amerika ay yung kausap, paghatak nila ng iba't ibang bansa. Just last weekend, no, sa Amerika, nag-meeting ang Pangulo ng Amerika, si Biden, ang Prime Minister ng India, si Prime Minister Modi, Prime Minister ng Australia, si Prime Minister Morrison, si Prime Minister Suga ng Japan. Ang tawag na doon ay the Quad. That means ang apat na mga bansa na actually pumapaligid sa Southeast Asia at saka sa Pilipinas. Ang pananaw nila ay simple lamang. Dito sa lugar ng West Philippine Sea or South China Sea, ang importante ay ang rule-based international system. Okay. At naninindigan sila sa isang free and open Indo-Pacific. Aside from that, a week before that, nag-usap naman ang United Kingdom at Australia at Amerika na papatibayin at palalakasin ng puwersa nila to ensure na peace and stability and support of rule-based international laws dito sa West Philippine Sea. Oho. Pag binabanggit ho natin ito, nabanggit nyo, Sir Dindo, yung rule-based international laws, may kakayahan ho ba ang Pilipinas na makasunod dito sa rule-based international laws na ito? At kung sakasakali, ano ho ang impact nito sa magiging panibagong administrasyon natin sa susunod na taon? Malaki ang kakayahan ng Pilipinas. No? Mm-hmm. Dahil tayo mga maliliit na bansa, wala tayong kakayahan sa militar. Ang pinangahawakan lang natin ay ang batas. Batas na international. At yun ang basihan kung bakit tayo nanalo noong July 12, 2016 na tinatanggap ng maraming malalaking bansa na niniwala sa isang rule-based international order. Aha. Ngayon, alam naman ho natin that President Duterte has a good relationship with China. Will it have an impact with the next president with the coming election, Sir Dindo? Walang problema yung pagkakaroon ng magandang relasyon sa mga karatig bansa. Pero kung ang relasyon na yon ay maaapektuhan ang pangangailangan ng taong bayan, kitang-kita na naman natin na nahihirapan na ating mga mangingisda. Nagkakaproblema ang mga environmental groups dahil nakikita lang nasisira ng mga itong mga island buildings. So, makapanagutin ang administrasyong Duterte na mga kandidato laban sa kanya sa darating na eleksyon. Oho. Sir, may kaugnayan ba ito dito sa tinatawag natin na EDCA, yung Enhanced Defense Cooperation Agreement at saka yung Visiting Forces Agreement? Magandang na-bring up mo yan. Mm-hmm. Dahil yung EDCA ay isang magandang kasunduan between the Philippines at saka na Amerika na pinirmahan ni President Obama noong 2014 na naglalayon palakasin ang ating kakayahan by improving and modernizing, initially,
limang air bases na malapit sa West Philippine Sea. Mm. Pero mula noong 2016, ito ay hindi na pinatupad. Sayang, nakapanginayang yung panahon na yon. Pero nung aming pag-aaral sa aming institute, eh, napakalaki ng suporta tungkol sa Visiting Forces Agreement at saka sa EDCA ng ating mga kababayan. To the point that 7 out of 10 Filipinos believe na kailangan palakasin natin ang ating mga alliances o mga kaalyado natin, relasyon sa kaalyado natin, para palakasin ang kakayahan natin, protektahan ang interest ng Pilipinas. On that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa pagpapaunlak ng panayam ngayong umaga, Professor Dean Dumanhit. Ingat po kayo. Maraming salamat sa pagkakataong ito. Nakapanayam po natin si Professor Dean Dumanhit ng Strat Base.